Okay, mga ka-fishing, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Narito tayo mga ka-fishing ngayon sa Dalampasigan. Gagawa tayo ngayon ka-fishing ng pain. Pain natin sa tulingan. Gamit lang mga ka-fishing ang sachet ng shampoo. What? Paano ba natin ito gagawin mga ka-fishing? Manood lang kayo hanggang matapos mga ka-fishing. Watch and learn. So mga ka-fishing, ito pala ang ating gagamiting mga materyales. Ito, sachet ng shampoo mga ka-fishing. Ito pa. Ihalo-halo natin mga ka-fishing ang pain natin para wala nang hanapin pa ang tulingan. Wow! Pwede rin ito mga ka-fishing pala sa mga sa matambaka. Kung masusubukan nyo ito mga ka-fishing, legit na legit din ito sa matambaka. Yun, gagamitin pala natin mga ka-fishing ito. Sachet ng shampoo. Ito. Sinulit. 569 mga ka-fishing na kawil. Ito, cotton buds, gunting, kutsilyo, yun, number 6 na nylon, at number 8 mga ka-fishing na main line natin, number 8 gagamitin. Dito mga ka-fishing, wala kasi akong nabiling number 8, kaya yun, yung luma kong nylon, yun ang gagamitin natin. At ito mga ka-fishing, dito natin nilalagay yung ating gagawin at yan may dalawang clip. Kailangan natin yan mga ka-fishing. So ayun, start na tayo mga ka-fishing para madali tayong matapos. So ang una natin gagawin mga ka-fishing ay mag-slice tayo nito. Sa sachet ng shampoo. Ito. Oh yeah! Kulay violet. Mabisa ito mga ka-fishing sa tulingan. Yung maliliit pa. Yung mga tinatawag dito sa amin mga bilubun. Napagabinsan niya mga ka-fishing. Ang slice natin mga ka-fishing yung patulis. Kaya nung ginawa ko nung nakaraan kong vlog yung ganito. Ganyo. Yan. Yan ang gagawin natin mga ka-fishing. Medyo maliit-liit na ang gagawin natin para hindi maanong mahaba. Maliit lang mga ka-fishing na patalis. Ganyan. Tandaan nyo lang mga ka-fishing ang aking ginagawa para makuha nyo. Ganyan. Medyo maalong kasi ngayon mga ka-fishing kaya hindi ako makapagpalaot. Kaya ito, buwa-buwa muna ng pain para kapag tumila na ang alon, makapaghanap buhay na tayo. So mga ka-fishing, tapusin ko lang itong aking ginagawa. Mamaya kakabit na tayo. So yung mga ka-fishing, ito na. May nakakuha na tayong gagawin. Nasa mahigit 40 piraso itong mga ka-fishing gagawin natin. So ang susunod na gagawin natin mga ka-fishing ay ito. Yung cotton buds, tatali na tayo ng cotton buds. Ito.
ito. At siyempre kailangan natin makapishing ng sinulid. Dito sa mga sa sinulid makapishing kahit anong klaseng sinulid, pwede niyo gawin. Pwede niyo gamitin. Magpulaman, magviolet, itim. Nasa sa inyo na lang yung mga kapishing. Depende dun sa kung anong klaseng kinakain ng sulingan o matambaka. Pwede ito mga kapishing sa pang matambaka. Yan, sa paggawa mga kapishing ito. Mga kulang-kulang 1 inch ang gagawin natin. Haba, ganyan. Dali natin ng sinulid na kapising. Ganyan. Yun. Tuloy natin yung mga sobra. Tulin ang cotton buds. Ayan. Ayan ang finished product niya mga kapishing. Ayan. Mabisang tayo niya mga kapishing. Subukan niyo ito. Legit ito. Ito ang gagamitin ko ngayong kapishing kapag tumila ng alon. Medyo maalon pa kasi kaya hindi ako nakakapaglaot. So, ayan. Gamit din tayo ng iba-ibang kulay, may violet. Depende na sa inyo mga kapishing kung anong gusto nyo. Ibasin nyo na lang yung mga kapishing sa uri ng kinakain ng tulingan. Wow! Congratulations! Hindi kayo magbase para hindi kayo mangulilat. Pero kahit anong lasin nito mga kapishing, basta ganito ang gamit mo. Okay ito sa tulingan, hindi ito hindi ito kayo mawawala. Hindi ito mga kapishing. Subukan nyo lang. Yeah. Hindi kayo malulugi. Ito ang parati kong ginagamit mga kapishing kapag ako yung tulingan. Ganito. Kapag yung tulingan mga kapishing ay yung tinawag na bilugon, o aloy, aloy daw yung tawag din sa inyo sa ibang lugar. Ito kasi sa amin mga kapishing, bilugon yung pabilog ang katawan niya. Ayan, ayun. So mga kapishing, tapusin lang natin to. Kung papakita ko sa inyo kung tapos na. So mga kapishing, ito na ang ating nagawa. Ayan. Nasa mahigit 40 piraso ito lahat mga kapishing. So magkakabit na tayo mga kapishing dito sa awil. Yun, 569. Dito na siya mga kapishing, oh. Yan. Gamitin natin mga kapishing ito. Number 6. Ituloy natin ito. Ang tali. Na. Lalagay na tayo mga kapishing sa awil. Number 6. Ayan. Ito. Lagay na natin itong pain. Yan. Maliit lang yan mga kapishing tingnan, pero magandang pain yan. Dun sa mga bilugun. O kung tawagin dyan sa inyo mga kapishing ay yung aloy. Napakatako kasi ng isdang ganun mga kapishing. Kapag dumapo yan dyan sa inyong lugar, sa payaw, kahit hindi sa payaw mga kapishing. Yep.
Lando kayong mauli. Ayan. Mga kapising. Pasok sa butas ng cotton buds. Tapos ayun. Okay mga ka-fishing, tapusin ko lang ito at mamaya ipapakita ko sa inyo ang finished product ng ating ginawa. So mga ka-fishing, tapos na tayong maggawa ng kain. Yun. Ito na. Yan mga ka-fishing. Iba-ibang kulay yan. May blue, may violet, may pula. Yan. Mabisang kain ito mga ka-fishing sa tulingan. So, next natin mga ka-fishing, magkapit na tayo sa mainline. Yun, number 8 ang gagamitin natin mga ka-fishing na mainline. Ito ang pinaka-the best. Pero mga ka-fishing, kapag medyo malaki ang tulingan, dapat mag-adjust tayo ng mainline. At kahit ito, mag-adjust tayo sa, at yung kawil. Kapag ang tulingan mga ka-fishing ay umaabot na ng mga 6 na piraso isang kilo, ito, pwede pa ito. Number 8 hanggang number 10. Mga 6 na piraso. Kapag medyo malaki-laki na mga ka-fishing, kapag halimbawa mga 4 na lang isang kilo, 4 na piraso isang kilo, medyo mabigat na yun mga ka-fishing sa mainline. Gagamit na tayo mga ka-fishing ng mga kahit number 12 o kaya number 15 na mainline. At dito, gagamit na tayo dito mga ka-fishing mga number 10 na pantali. At dito naman kahit mga 5-6-8 or 5-6-7, mag-adjust din tayo mga ka-fishing dito sa ating pain. Lalaki-laki lang natin ng kunti, haba-habaan. Kasi lalaki na yung kawil natin, dapat medyo malaki-laki na rin ang ating pain. So ayun mga ka-fishing, magkapit na tayo nito. Ang gagamitin natin mga ka-fishing ay number 8 lang. Ang tulingan na mahuhuli nito mga ka-fishing na huli natin ay yung mga 6 isang kilo o kaya 8 isang kilo. Yun, 8 piraso isang kilo. Reserve ko lang ito mga ka-fishing ngayong darating na pagkalma o pagtila ng alon kasi medyo maalon pa ngayon. Ngayon mga ka-fishing, magkapit na tayo. So mga ka-fishing, ito ang ating gagamitin na mainline. Number 8. Lagi tayo ng ating ano, yung tinatawag sa amin itong talinga. Ustenga. Ayan. Dito natin yung ilalagay yung clip pang kabit sa ating yung kabigat. Ayan. Ito yung clip na gagamitin natin. Lagyan na natin. Yun, mga fishing. Start na tayo, magkabit. Ito yung paglalagay natin ng ating ginawa. Madaling matapos. Ayan. Ayan, mga ka-fishing. Ganyan ang tamang pagkabit na kain. Ganyan, ganyan. At hapa lang natin ito mga ka-fishing ng 1 meter. Ganyan, dito lang. Ganyan. Ganyan,
niya, 1 meter lang. Alternate lang mga kapis ng laki natin, alternate. Hindi ko lang nahiwalay yung mga pain. Pero hahanapin na lang natin yung ano, sa ibang kulay. Blue, pula, ganyan. Ito blue na ito, kapising blue. Ayan. Ayan. Kung mga kapising, lagi lang natin tatandaan sa paggawa nito. Magbase tayo mga kapising sa size ng tulingan. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung gagamit tayo ng ganito na limbawa, ito number 8. Tapos yung tulingan pala ay napakalalaki na. Sayang nito, mapuputo lang mga kapising. Eh dapat, tansahin natin mga kapising yung isda kung gaano kalalaki. At kung ano yung parating ano kinakain niya, kung ano yung kinakain ng tulingan. Kasi iba-iba naman mga kapisya ang kinakain ng tulingan. Mayroon dyan mga kapisya na ano, pusit. Karamihan yung pusit. Yung bilis. Yung maliit na tampan. Yun. Karati rin kinakain niya mga kapising, maliliit pa. Yung kung tawangin dito sa mga kapising yung sirong-sirong, iwan ko sa inyo sa inyo kung anong tawag ng ganun. Yung sirong-sirong na tawag dito sa amin yung ganun ng isda. Yun. So yung mga kapising, basta pinatansyan nyo lang po ang isda kung medyo malalaki na. Adjust nyo rin yung gamit nyo. Dapat kapag malaki, malaki rin yung mainline na gagamitin mo para hindi maputol. Kasi sayang yung madaming ang huli, yung naputol naman yung gamit mo, sayang ba? Yan. Sa 1 meter na yung distance natin para hindi masyadong mabigat sa pag-ila. Kasi kapag ma-iksi ito mga kapising, kapag kinain ito ng tulingan, kapag masyadong na-iksi lang, baka maputol. Kaya medyo na-adjust ko yung ano niya, pamitro siya. Minsan nga mga kapising, ginagamitan ko ito isang dipa. Para yung tulingan kasi minsan mga kapising ay pilit. Pilit yung tulingan mag-umain. Kaya minsan ginagamitan ko siya isang dipa. Para hindi masyadong siksik ang mga pain. Ayun mga kapising, nakita ko na lang sa inyo pagtapos na ang aking ginawa. So mga kapising, ito na ang ating nagawa. Tapos na. Yun. Nasa mahigit 40 piraso ito mga kapising. Yan. Magandang pamain ito mga kapising sa tulingan. Hindi kayo maridiyado kapag ganito ang pain nyo. Marami na akong nakita mga kapising na ginagamit ng tulingan, pero wala pa akong nakita ang ganitong ginagamit nila. Maliit ito mga kapising. Hindi ito mga siguro mga kalahating inches lang ito ng yung ating susukatin. Maliit lang yan, ganyan. Mabisang-mabisang pamain ito mga kapising. Lalo na kapag ang tulingan ay yung tinatawag na bilugon dito sa amin. Aloy. Aloy daw yun. Kasi medyo masyadong matakaw ang ganung isda. Napakadami pa kapag dumarating sa inyong mga lugar. Ito. Subukan nyo ito mga kapising, kahit anong kulay nito, magpula man, magdilaw, magviolet, magblue, okay yan. Basta ang size mga kapising, huwag nyo lang hahabaan masyado, maliliit lang. Tapos ang kawil na gagamitin natin, kapag medyo maliliit ang tulingan,
maliit din ang gamitin natin gawil at liliit din natin yung pain. At siyempre dito sa mainline, maliit din para hindi masyadong maano sa tulingan, sa tubig. So dito mga ka-fishing, tapos na. Gayahin nyo lang po. At subukan nyo sa inyong lugar. At yak, legit ito, sigurado. So yun, mga ka-fishing, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat po pala sa lahat na nang antabay ng video nito. Sana'y may natutunan po kayo at magaya nyo po ang kain na ito para masubukan nyo rin po sa inyong lugar. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa hindi pa po pala nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, yun, pag-subscribe na lang po at pakit na rin ng notification bell para lagi kayong naka-update sa aking mga video yung i-upload. Madami pa po akong i-upload sa inyong mga video. Ituturo ko po sa inyo lahat-lahat ng aking alam sa pangingisda. Yun po. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye.